sa ulo ng mga nagbabagang balita. Apat na turistang Chinese sa Sarangani, naka-quarantine na. Ang detalye, abangan! Hot industry ng Region 12, posibleng malugi ng 40 billion pesos dahil sa banta ng African swine fever. Dalawang estudyante patay, isa sugatan sa salpukan ng motorsiklo sa Maguindanao. Pito arestado, dalawang minor de edad na rescue sa magkahiwalay na anti-illegal drug operations. At higit 1,000 guro sa Maguindanao, narumpa na sa tungkulin. Magandang hapon, South Central Mindanao. Nailipat na po sa Dangerous Drugs Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa Alabela, Sarangani Province ang apat na bakasyonistang Chinese na tinuturing po ngayong Patient Under Monitoring o PUM sa lalawigan matapos itong sumailalim sa quarantine kahapon. Asymptomatic po o hindi nakitaan ang signs at symptoms ng 2019 novel coronavirus acute respiratory disease ang apat na Chinese. Kaya wala umanong dapat na ikabahala ang publiko. Nagpapatrol Yen Mangopit. Maingat ngayon sa pakikipaghalubilo ang gwardyang si Michael dahil sa banta ng NCOV. Suot ng mask, ma'am, tapos ang monitor sa ma'am, pumapasok dito, ma'am. Kahapon lang, apat na bakasyonistang Chinese na galing ng isang beach resort sa Glan ang sumailalim sa novel coronavirus assessment ng Provincial Health Office. Dumating sa bansa ang apat na Chinese noong January 30 via Clark International Airport. Lumapag sa Davao City at sumakay ng bus papuntang Jensan at sumakay ng van papuntang Sarangani Province. That they will not be allowed to fly back to China. Mm-hmm. And they will not be allowed to be on board the plane. Mm-hmm. So, we have to quarantine them somewhere. Taga Fujian, China, ang apat na itinuturing ng patient under monitoring kahit hindi kinakitaan ng signs at symptoms ng coronavirus. Nakatakda sanang magbalik Maynila ang apat ngayong araw pero hindi sila pinayagang bumiyahe. They are asymptomatic, no signs and symptoms, no fever, no cough. Dito sa Dangerous Drugs Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa Alabel, Sarangani Province, nakatakdang i-quarantine ng 7 araw ang apat na Chinese na patient under monitoring ng Department of Health sa Sarangani. Ayon naman sa Provincial Government of Sarangani, ito lang ang tanging pasilidad kung saan pwedeng pansamantalang manirahan ang mga PUM. Siniktuhan namin sa Sarangani, they are not only under observation, but we are quarantining them for another 7 days. Tiniyak ng provincial government na walang dapat ikapanik ang mga taga-Sarangani. Siniguro nilang monitored 24/7 ang apat na mga turista at sinusunod lang ng Provincial Health Office ang protocol ng Department of Health. Kapag natapos na ang 7 days na quarantine, papayagan ang makauwi ng China ang mga turista. Sa pinakahuling tala ng DOH, nasa 133 na ang mga persons under investigation at 3 na ang kumpirmadong kaso ng 2019 novel coronavirus. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. Nilinaw naman po ng Department of Health na walang person under investigation dito sa Region 12. Maaantala naman ng ilang buwan ang pagsisimula ng construction ng airport at seaport project sa Cotabato City na pangangasiwaan ng isang Chinese construction company kasunod po ng banta ng 2019 novel coronavirus. Nagpapatrol Lore Mayandong. Nitong mga nakaraang taon, pumasok sa isang memorandum of agreement ang city government at isang Chinese investor na China Engineering Construction Company sa ilalim ng Public-Private Partnership Scheme para pangasiwaan ang airport at seaport project sa lungsod na isang multi-billion project. Pero sa gitna ng banta ng 2019 novel coronavirus, maantala muna ang pagsisimula ng proyekto at adjusted ang timetable. Only effect would be there will be some delay sa kanilang arrival, no? Because of the quarantine na pinapatupad ngayon ng gobyerno ng China. Yung mga equipments at saka yung kanilang mga technical staff nila, so barko, merong quarantine ngayon sa China. So
ito, hold muna. Ayon sa LGU, sa gitna ng mainit na usapin kaugnay sa 2019 novel coronavirus, walang dapat ika-alarma ang mga Cotabatenyo dahil mahigpit din ang kanilang monitoring sa mga pumapasok na turista sa lungsod. Lack of hygiene, wala, susceptible ka. So ito lang advice ni Mayor nga na intensify yung proper hygiene. Please don't resort to unfounded reports, ano, yung sa social media. Iwasan natin kasi you're adding fire to the problem. Ayon naman sa Department of Health Region 12, wala pang naitatalang kumpirmadong kaso ng 2019 novel coronavirus sa Soccsaryen Region, maliban sa apat na Chinese nationals sa Sarangani Province na persons under monitoring. Explanation to the Chinese people is really required to convince them to undergo self-quarantine for at least 14 days. Extra ingat naman ngayon ang publiko tulad ni Bernard na nagsusuot na ng face mask. First is, right now I'm coughing. Then second is siguro preventive measures na siya to avoid yung kung ano man meron I have. So hindi ako maka-infect ng ibang office mate ko. May iba naman na nagbabalak ng uminom ng vitamin C para iwas sakit. Kailangan po talaga sa katawan ng tao yon para lumakas yung immune system mo. Simple lang naman daw ang depensa sa sakit ayon sa gobyerno. Panatilihing malinis ang katawan at kapaligiran. Uminom ng maraming tubig para hindi maging tuyo ang lalamunan na pwedeng maging sanhi ng pag-ubo. Kumain ng wasto at tamang pagkain. Maghugas ng kamay at takpan ang ilong at ang bibig tuwing uubo at babahing. Lori May Andong, ABS-CBN News. Posible naman pong magkakaroon ng shortage sa supply ng construction materials dahil sa novel coronavirus acute respiratory disease. Posible din umano ayon sa ilang negosyante na tumaas ang presyo ng ilang construction materials, lalo na ang mga made in China. Nepapatrol Francis Canlas. Nakabili na si Ryan ng mga construction supplies sa renovation ng kanyang business establishment. Peak season daw kasi ngayon sa construction works, kaya pahirapan ang pagbili ng construction supplies. So far, okay lang. Wala pa sa karoon siguro, wala takabalo. Dahil sa Kwanza China, di ba? Wala takabalo. Ayon sa DTI, wala pang naiulat na kakulangan ng supply ng construction materials. Umaasa ang DTI na walang negosyante na mananamantala sa sitwasyon. Sa ngayon, under monitoring ang ating construction materials. Alam mo naman, itong mga bakal natin, itong mga steel bars, angle bars, and others na mga bakal ay galing sa China. Maraming galing sa China. And mangyari, dahil nga sa sitwasyon sa ngayon, na kahit sino naman siguro na pag nagkaroon na ng scare, ayaw nang pumasok. Pero sa Jensen, inaasahan umano ang shortage ng materyales at ang nakakaalarma pa, hindi pa matansya ng mga negosyante kung kailan tatagal ang epekto sa ekonomiya dulot ng 2019 novel coronavirus ARD. Many things nga hindi natin ma-predict right now ba? It's almost impossible to say what's going to happen even next week lang eh. It's almost impossible. But kami, kung we have a stock, we supply, we sell, we continue business as normal. Paliwanag ni Yap Hukun, isa sa nakikitang dahilan ay ang lockdown ng China. Sarado ang malaking trading ng raw materials at goods. Nagsara din ang ilang pabrika ngayon sa China dahil sa banta ng 2019 novel coronavirus. We are beginning to feel some shortage, but it is not yet that critical. Kasi unlike previous construction season, umakyat yung demand. But right now, medyo walang improvement sa demand eh. The supply was affected, but the demand has not increased so much. Hinihikayat naman ng DTI ang mga consumer na i-report sa kanila agad kung sakaling may nananamantala dahil sa banta ng ENCO. Francis Canlas, ABS-CBN News. Inaasahan po yung mga epekto sa industriya kapamilya dahil sa ENCOV, pati sa turismo po, ay may malaking epekto ito sa ating bansa. Pinaghahandaan na ngayon ng Sarangani Province ang epekto ng ENCOV
sa kanilang tourist arrivals. Alamin sa pagpapatrol ni Yen Mangumpit. Makailang beses nang nakapagbakasyon sa mga beach ng Sarangani si Daisy. Nakakaakit para sa kanya ang White Sand Beach sa Gumasa, kaya hindi raw dapat matakot kahit pa may apat na persons under monitoring pa. Hindi naman masyado po. Opo. Bakit po? Nakasa lang yung immune system lang po. Yun lang. Noong nakaraang taon, ang Sarangani province ang may pinakamaraming tourist arrival sa Region 12 na umabot sa 1.4 milyong turista. Pumangalawa ang Cotabato province na may 987,625 tourist arrivals. Sinundan ng General Santos City na may 755,085 tourist arrivals. Ang South Cotabato may 670,431 tourist arrivals. At Kidapawan City na may 347,075 tourist arrivals. Ayon sa provincial government ng Sarangani, dahil sa banta ng NCOV-ARD, apektado ang turismo ng lalawigan, pero pinaghahandaan na nila ang negatibong epekto ng NCOV sa tourism industry. I think it affects the tourism of the entire country. I think we're in Sarangani, we are still more isolated we are more cushioned, no? Because we don't see many tourists yet coming here from affected countries. Dagdag pa ng Tourism Division, hindi Chinese ang kadalasang nagbabakasyon sa Sarangani. In fact, yung mga Chinese, hindi naman namin sila market. Most of our turista is either domestic. Pero para makasigurong walang makakalusot, nagbigay na sila ng instruction sa mga beach resort personnel at operator. Kailangang makuha ang travel history ng mga dayuhan at kung may nanggaling ng China at administrative regions, agad itong ipagbigay alam sa LGU dahil sa protocol ng DOH, lahat na nanggaling ng China ay obligadong mag-self-quarantine, dumaan man ng Wuhan o hindi. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. Patay po ang dalawang estudyante habang sugatan ng isa pang lalaki matapos na aksidenteng magkasalpukan ang dalawang motorsiklo sa Dato Dinsinsu at Maguindanao. Nagpapatrol, Arian Apatan. Sa impormasyon mula sa PNP, dead on the spot ang 18 taong gulang na estudyanteng si Simon Dago. Dead on arrival naman sa pagamutan ng isa pang estudyante na si Ibrahim Uzag, 24 na taong gulang. Habang sugatan naman ang angkas nito na si Abdul Fatah Panalangin na isa ring estudyante. Base sa investigasyon ng mga otoridad, tinatahak ng dalawang motorsiklo ang magkabilang lane ng daan pero pagdating sa barangay Bito, Dato Odensinsu at Maguindanao, nag-overtake umano si Uzag kaya aksidenteng nakasalpukan ang motor na minamaneho ni Dago ayon sa PNP. Ang dumating sila doon at may isang sasakyan naman na medyo nagminor, kaya napilitan siyang mag-overtake na lang. Natumbok niya itong isang sasakyan, motorcycle, head-on collision na nangyari na according to my investigator, more or less mga 15 meters natapon po yung motorcycle na yon. Napag-usapan nila sa family ay tapusin mo muna nila yung mga bereaved family. After that, at least medyo bumaba na yung kanilang emotion, maaring pag-usapan na nila between these two victims, magkakaroon ba ng settlement. Muli namang pakiusap ng mga otoridad sa mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho at magdahan-dahan sa pagpapatakbo para iwas disgrasya. Arian Apatan, ABS-CBN News. Pito ang arestado habang dalawang menor de edad ang narescue sa magkahiwalay na anti-illegal drug operation ng PDEA at mga pulis. Kabilang sa naaresto ang dalawang trabahador ng Provincial Engineering Office ng South Cotabato. Nagpapatrol Kent Abrigana. Timbog ang dalawang kawanin ng gobyerno sa isinagawang drug bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency 12 sa Zone 4 Coronadal City kahapon ng umaga. Kinilala ang mga naaresto na sina Jomel Cabrera, 39 anyos, isang dump truck operator, at Renante Anas, 36 anyos, isang heavy equipment operator ng Provincial Engineering's Office ng South Cotabato. Narecover umano sa kanila ang dalawang maliit na sachets ng hinihinalang droga na nagkakahalaga ng 340 pesos at 500 pesos na buy bust money. Itong dalawa, unfortunately, is the
employees yung isa dito is a regular employee ng Provincial Engineering Office ng South Cotabato, yung isa is contractual. So nagkaroon po tayo ng bypass operation which led to their arrest. We are closely monitoring our partners from the LGU that they also promote the drug-free workplace para matutukan po natin yung ating mga empleyado na lulong na at gumagamit sa illegal na droga. Na-recover din ng Philippine Drug Enforcement Agency 12 ang nasa mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa limang suspect na naaresto sa buy-bust operation sa Proc 4, Barrio Blaan, Barangay Labangal, General Santos City nitong Martes ng hapon. Na-recover umano sa kanila ang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Na-recover din ang 500 pisong buy-bust money at mga drug paraphernalia. Ayon sa PDEA 12, matagal na umanong minamanmanan ang mga suspect. Na-rescue naman ang 2 minor de edad sa sinasabing drug den na nasa kustodiya ng City Social Welfare and Development Office. Last year pa nating na-monitor itong illegal activities nila and they are getting their illegal drugs allegedly from Zamboanga. So we are monitoring also na yung mga pumapasok na mga sakyan, whether private or public utility vehicles, we are also closely monitoring. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga suspect na sina Carlos Ramos, Esmaela, Carlo Manamba, Juhar Buda, at Benjamin Abdila. Naharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Document lang ako siya. Sa bisa naman ng search warrant, arestado ang isang lalaki dahil sa possession of illegal drugs at possession of drug paraphernalia sa Zone 2B, Barangay Bula, General Santos City nitong Martes ng hapon. Kinilala ang target na si Deo Arjan Montes, 30 anyos, residente ng Zone 2B, Barangay Bula, General Santos City. Ayon sa mga pulis, matagal na umano nilang minamanmanan ang suspect. Considering that number of sachet that confiscated during the seize, during the implementation search warrant, talaga masabi natin na marami siyang customer and parokyano ito ay mga karamihan mga tricycle driver. Yes. Na-recover umano kay Montes ang 6 na maliliit na sachets ng hinihinalang droga na nagkakahalaga umano ng mahigit sa 10,000 piso. Na-recover din ang isang itim na pitaka na pinaglalagyan niya umano ng illegal na droga. Itinanggi naman ng suspect ang mga paratang. Naharap si Montes sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa otoridad, may pagkakataon pang magbagong buhay ang mga naaresto matapos makasuhan. Samantalahin ang programa ng gobyerno tulad ng plea bargaining para makapagsimula ng bagong buhay. Kent Abrigana, ABS-CBN News. Susunod na, Sarangani, naka-total lockdown po kontra ASF. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol South Central Mindanao. 40 billion pesos ang posibleng malulugi sa hog industry ng Region 12 dahil po yan sa banta ng African Swine Fever. Matumal naman ang bentahan ngayon ng lechong baboy sa ilang lechon house sa Corona del City, South Cotabato dahil pa rin sa banta ng ASF. Nagpapatrol si Francis Canlas. Kung dati-rati nakakabenta ng 3 lechon sa isang araw, ngayon walang customer sa lechonan ni Mang Manuel dito sa Corona del City. Simula para kasing pumutok ang balita hinggil sa African Swine Fever, naging matumal na ang bentahan ng lechon. Wala lang yapon. Sa mga pwede. Pro, mga goodling. Goodling mga baboy ko, isang lechon siya. Kaya ang nabili nilang baboy sa pigiri, hindi nila malechon. May dagdag pang gastos para sa pagkain ng mga baboy. I-bargain mo ng baboy mo pag-abot ng tao para may lechon ka. Malinig ka unong tayo. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Agriculture, inaasahan nilang magkakaroon ng oversupply dahil sa banta ng African Swine Fever. Ipinatutupad na kasi ang modified lockdown sa mga bayan kaya wala nang makakalabas na mga alagang baboy ngayon. Tuloy-tuloy din ang pagkuha ng mga blood samples sa buong rehiyon. Economic losses po natin yan. Annually po. 40 billion pesos naman ang inaasang lugi sa hog industry ng Region 12 dahil sa banta ng ASF. Hindi na nakakarating ng summer, Leyte at iba pang parte ng Visayas ang mga alagang baboy dahil sa ipinatutupad na lockdown sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Eh, ngayon, hindi na po natin kayang pigilan dahil nagkaroon din po ng lockdown sa Davao Occidental at saka sa Davao del Sur na kung saan doon din po yung daanan ng ating baboy.
papuntang Leyte, Samar, Cebu. So, hindi na rin po talaga pwede ibiyahe dahil sila po ay nagkaroon na ng lockdown na beyond, that is already beyond our control in terms of our regional control po. Dito sa Janssen, apektado din ang hog industry. Nasa 30,000 baboy kada buwan ang sinusupply sa labas ng Region 12. Ito ang pag-uusapan bukas sa pagbisita sa Janssen ni DA Secretary William Dar. Stick lang sa mga documentary requirements and siguro mag-agree din siguro through RDC ba yan or any other one, yung mga chief executives natin. Ia-anunsyo din ni Secretary Dar ang resulta ng pagsusuri sa samples ng mga pinaghihinalaang ASF cases sa Corona City bukas. Sa ngayon, higit sa 40 baboy na ang isinailalim sa kaling sa Corona City. Francis Canlas, ABS-CBN News. Naka-total lockdown naman ngayon ang Sarangani Province bilang pag-iingat din sa banta ng African Swine Fever. 24 oras ang mga checkpoint o quarantine checkpoint para matiyak na hindi makapuslit o makapuslit ng baboy na kontaminado ng ASF. Nagpapatrol Ian Mangumpit. Sampung biik ang alaga ngayon ni Tatay Jimmy. Kada oras niyang nililinisan ang tangkal sa baboy at feeds lang ang kanyang pinapakain dito. Kumpleto din umano sa bakuna ang kanyang mga biik. Hey, kulbaan yun eh. Kay maurag ko na ito ang panginabuhian. Para maiwasang makaabot pa sa mga karatig probinsya at bayan ng ASF, ipinatupad na ang total lockdown sa Sarangani Province. Ibig sabihin, walang makakapasok na kahit anumang pork meat products at live hogs sa probinsya. Magtataka ang iba, bakit complete lockdown? Because we want to get the system in place first. Now, by next week, by Monday, Mayor Constantino, Mayor Yap and myself will meet. If there are hogs that need to be transported using Sarangani routes, they have to comply with several documents. Siniguro naman ng Sarangani Provincial Veterinary Office na ASF-free pa rin ang lalawigan. Nagdagdag na rin sila ng mga tao na magbabantay sa 6 na veterinary quarantine checkpoints dahil 24/7 na ang operations nito. Activated naman po yung sa ating maritime, alert po silang lahat. And kaya nga nakaka-intercept kami na mga ganun. And we are also coordinating with the municipalities, kagaya ng meeting na merong possible entry. So alam po nila yon. Nasa ilalim na ng State of Calamity ang Davao Occidental dahil sa African Swine Fever o ASF. Matapos mamatay ang higit sa 13,000 na mga baboy doon. Naka-lockdown na rin ang buong probinsya para makontrol ang ASF. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. Umaapila sa Bureau of Internal Revenue ang mga negosyante sa Cotabato Province na bigyan sila ng sapat na kaalaman at update pagdating sa taxation. Marami daw kasi sa mga negosyante sa probinsya ang kakaunti lang ang kaalaman sa proseso ng pagbabayad ng buwis. Nagpapatrol Lorene Yandong. Sa Forum on Taxation kanina, inimbitahan ang tax whiz na si Raymond Abrea ng Asian Consulting Group upang bigyan ng kaalaman ng mga negosyante sa Cotabato Province pagdating sa mga buwis na kanilang babayaran at ano-ano ang kanilang mga karapatan bilang taxpayers. Ipinaliwanag din ang train law, sin tax, corporate income tax, tax amnesty na magtatapos na sa Abril at estate tax amnesty na magtatapos sa June 2021. Pati sa ating private sector na dapat madali ang proseso, lahat sumunod. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry North Cotabato, kulang pa ang kaalaman ng mga negosyante sa probinsya pagdating sa taxation. Kung ano yung bago na pag-usapan natin yun, para at the end of the day, wala kaming mali. Kasi ayaw din namin na i-shortchange namin yung gobyerno. Gusto namin na kung ano yung tax due to the government, babayaran namin yun. Ayon naman sa Bureau of Internal Revenue District 108, nasakop ang probinsya ng Cotabato, hindi naman daw sila nagkukulang sa paalala sa mga taxpayer, lalo na sa mga negosyante. Kung anti-red tape ang pag-uusapan, bawal na bawal umano ang mga fixer, lalo na ang gustong idaan sa areglo ang kanilang mga bayarin sa BIR. Kaya hinihikayat ng BIR ang mga taxpayer, lalo na ang mga negosyante, na dumaan sa tamang proseso at ideklara ng maayos ang kanilang income.
Every week, usually Wednesday, nagkakanda kami ng briefing dito po para po alam po nila yung karapatan nila at obligasyon nila sa gobyerno, especially sa BIR. Then meron din po kami mga kinakandak na special briefings and seminars by munisipyo po, where all are invited, bookkeepers and the owners. Nililili po namin na during that forum, umaari po yung owners po ang mag-attend para alam po nila yung obligasyon nila at karapatan nila sa BIR. Na hindi tama yung kanilang binayaran. Samantala, pinaalalahanan naman ng BIR ang publiko na magsisimula ng magproseso ng kanilang annual income tax return bago ang deadline sa April 15 upang maiwasan ang aberya. Lori May Andong, ABS-CBN News. Umarangkada na po ang early registration program ng Department of Education. Para po ito sa mga incoming kindergarten, grade 1, grade 7 at grade 11 learners. Nagpapatrol, Yen Mamupit. Binuksan na ng Department of Education ang kanilang early registration para ito sa mga incoming kindergarten, grade 1, grade 7 at grade 11 learners. Si Mayriela, na magiging grade 7 sa susunod na pasukan, sinamahan ng kanyang lola na magpa-register dito sa General Santa City National High School. Okay lang naman po. Mas maganda yung may early registration, ma'am. Kasi pag actually na talaga mag-enroll, ano na talaga siya yung diretso-diretso na ba? Maaga rin nagpa-register ang upcoming grade 11 student na si Sheila. Ang early enrollment, ma'am, good. Kaysa sa diretso dayon enrollment, murag maglibog good me ma'am kaysa sa early registration ma-identify na namo. May audition naman para sa mga estudyanteng nais pumasok sa special program in the arts. Audition na sila during the pre-registration para pagdating ng brigada eskwela is diretso na lang po sila pag nakapasa na po. So hindi na po sila mag-audition. So advantage po masyado yun. Ang early registration program ay paghahanda ng DepEd sa darating na school year. Ito ay para ma-estimate ang bilang ng mga estudyanteng papasok sa resources ng kagawaran. It's not, if these people will not register their children in grade 7 and grade 11 as scheduled, they can still proceed as to the regular enrollment. Because in the first day of classes, there will be no more registration. So latecomers will be attended through the guidance office and the curriculum levels. Ang early registration ay nagsimula nitong February 1 at magtatagal hanggang March 6. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. Umupo na po ang bagong presidente ng nag-iisang state college sa Cotabato City at ipinangako nito ang dekalidad na edukasyon sa kolehiyo. Nagpapatrol, Lore May Andong. Formally tinurn over ni Cotabato City State Polytechnic College outgoing president Dr. Damang Bantala ang susi sa bagong college president na si Dr. Semed Dilna kanina. Nagtapos na ang termino ni Bantala na tatlong dekada ring nanungkulan bilang professor hanggang sa naging presidente ng CCSPC. At ngayon sa pag-upo ni Dr. Semed Dilna, itutuloy nito ang legasya ng mga nagdaang college presidents na makapagbigay ng kalidad na edukasyon sa mga kabataan sa Central Mindanao. I am certain that we can dynamically and productively steer the much-needed leadership and management to make this college a center of development or a center of excellence. Dahil libre ang matrikula, mas dumami ang enrollees ng CCSPC sa mga nagdaang taon. Si Alex Maricord Jr., second year college na mula parang Maguindanao. Pinili niya na dito mag-aral dahil maliban sa libre ang tuition, mas malapit din ito sa kanila. At ngayong may bagong college president, hangad niya na mas dumami pang improvements ng kanilang eskwelahan. Develop niya po yung sa school namin. Ang Cotabato City State Polytechnic College ay ang nag-iisang state college sa Cotabato City. Mayroon itong mahigit 7,000 estudyante mula high school hanggang graduate school. 50% na mga mag-aaral ay mula sa Cotabato City at ang kalahati naman ay ang mga kabataan na mula Cotabato Province, Maguindanao at Sultan Kudarat Province. Inaasahang magiging isang ganap na universidad na ang CCSPC ngayong taon. Lori May Andong, ABS-CBN News. Susunod na higit 1,000 guro na numpana sa Maguindanao sa pagbabalik ng Team Patrol sa South Central Mindanao.
Good news, kapamilya, dahil sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, merong dagdag na mahigit 1,000 newly appointed teachers para po sa Maguindanao. At formal na silang nanumpa sa kanilang tungkulin. Nagpapatrol, Arian Apatan. 5 taong naging daycare worker si Darna bago mang ibang bansa para maging domestic helper sa loob ng 8 taon. Nang makauwi sa Pilipinas, nagdesisyon itong mag-aral ng education sa edad na 37. 2 beses siyang nag-take ng licensure examination for teachers bago pumasa. Kaya ngayon, hindi nito maitago ang emosyon na sa edad na 44, kabilang na siya sa mga newly appointed teachers mula sa Maguindanao Division 1. Para maipakita na may kakayanan din kaming mga Muslims. Edukada po, magkaroon ng karunungan. Ang 25-taong gulang naman na si Jehar, pinalad na maging licensed teacher matapos ang 3 beses na pagkuha ng LET exam. Isa na rin siya sa mga makakakuha ng appointment bilang Teacher 1. Nanggaling kasi ako sa mga remote area, so nakita ko po doon kung ano yung mga lacking stone. So na-promise ko po sa sarili ko na pag nakagraduate ako ng college, pagpupursigihan ko ang pagiging teacher. Ma-impart ko rin sa mga kabataan yung kung anong merong learning ako. Ayon sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, mayroong 1,147 na mga aplikante sa probinsya ng Maguindanao at lahat umano sila ay pagkakalooban ng appointment ng ahensya. Officially qualified. Hindi ho kami humingi sa inyo kahit na sinig at stable. Wala ho kami humingi sa inyo. So I hope and I appeal and I urge the newly hired teachers na magkarabaho po tayo para po sa taong bayan ng Bangsamoro at lahat ng tao dito sa Bangsamoro tungo sa inyong Sa araw naman ng Biyernes, nakatakda ring manumpa ang mga newly appointed teachers mula naman sa Maguindanao Division 2. Ito ang unang mass signing and oath taking sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa Bangsamoro government, nawa umano ay gampana ng mga guro ang kanilang tungkulin, alinsunod na rin sa kanilang isunusulong na moral governance. Arian Apatan, ABS-CBN News. At yan po ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Timas Malawak na pagpapatrol. Ako si Jay Dayupay. Maraming salamat. Magandang